Simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa kapatid nating si Timoteo, sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipananalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos, dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epaphras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na ulibo sa tabi ng templo, ang aking katulad nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyana ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang malaking karangalan ang paglingkuran ang ating Panginoon. At sa mga nababasa po natin sa ating Ebanghelyo, lalo na nakaraang Ebanghelyo, kahit sa mundo ng pagturusa, namumunga pa rin ang tunay na pananalig sa Diyos. No? Mahalaga po itong sakripisyong ito. Sabi nga kung sino ang hindi magdala ng kanyang krus, ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. Maganda, pati yung krus na iyan, na ang simbolo niyan talagang paghihira, pagdurusa, pero alang-alang sa pag-ibig, yun pa rin ang namumunga. At dito ngayon sa ating Ebanghelyo, sa araw na ito, nakita natin yung iba't ibang mga mukha pamumunga, sanhi ng tunay na paglilingkod natin
sa Panginoon o yung pagsasabuhay ng ating mga pagsasakripisyo araw-araw sa paglilingkod natin at pagiging tapat natin sa ating Panginoon. Ano-ano ito? Yung una, yung pagpapagaling. No? Alam nyo, sa totoo lang, meron kaming mga kwento kapag nagbigay po kami ng anointing, iba-iba po ang nangyayari. No? Meron po talaga, gumagaling at napakagaling. Meron namang iba, pag-anoint po namin, inihanda naman po sa kabilang buhay. No? Ganun po, sadyang ganun yung buhay. Pero ang isang Kristiyano ay talagang nakakatulong sa paghilom ng mga sugat. No? Physical na sugat, mapapahilom natin yan sa ngalan ng Panginoon. Yung spiritual na sugat, mahalaga rin yan. O yung sugat na dala ng kasalanan, no? Na nagbabagong loob at humihingi po ng tawad sa Diyos, kayang-kayang pagalingin ang estado ng puso, ng kaluluwa, ng isip, at nagiging buhay muli ang tao. Yan ang produkto ng isang taong nagsasakripisyo at siya po ay nakapagpapagaling, no? Ang katawan, isip, at kaluluwa. Ikalawa, yung pagpapalayas ng demonyo. No? Nako, medyo takot po tayo dyan, ano? Pero syempre, mas takot tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. At ngayon, sa mundong ito, kahit hindi man magpakita ang demonyo, abay, meron din sa palipaligid. Mga taong mas tinatanggap nila yung mundo ng kasalanan at sinasabi nila, ako, wala na akong pag-asa. Normal na lang magkasala. O kaya yung kasalanan panlipunan, sinasabing social sin, naku, nakasanayan na yung act ng corruption. Ay, di na magbabago ang mga tao. Yun, kailangan din nating paalisin yung demonyo. No? Doon, pwedeng magbago. At ito'y mangyayari lamang sa tunay na kapangyarihan ng Diyos, isang malakas na pananalig at kung sinasabing babaguhin, ay kaya talagang baguhin mula sa sitwasyong makasalanan patungo sa sitwasyong punong-puno ng Panginoon. Nasa sa tao, no? Pero ang tunay na Kristiyano, kayang-kayang talunin, no? Sa ngalan ng Panginoong Diyos. At yung pangatlo, yung papel natin dito sa mundong ito, magiging klaro pa rin sa atin. Bakit nga ba tayo binuhay ng Panginoon? Bakit nandito tayo sa year 2023? Kasi katulad ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, kailangan kong ipangalat ang mabuting balita sa lahat ng tao. O, nakukuha na ba natin kung anong papel natin? No? Kung bakit binuhay tayo ng Panginoon dito sa mundo? Ay, hindi lang basta magpakayaman, magtapos ng pag-aaral, kumuha ng trabaho, mag-asawa, tumanda, mamatay. Eh, hindi po yan ang tunay na misteryo ng buhay. Pero ang tunay na misteryo ng buhay ay naisip na ba natin na meron tayong misyon na kailangan gampanan? At ito, yung pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon sa ating kapwa. Isipin naman natin susunod na henerasyon. Kung anong tinanim natin, yun ang ating aanihin. Kung hindi tayo nagtanim ng mabuting balita ngayon, paano malalaman ng mga kabataan ang tungkol sa Panginoon? Kaya gawin natin ang ating papel. Bakit tayo nandito sa mundo? Bakit tayo nagtatrabaho? Bakit tayo mayroong bukasyon? Lahat ng iyan ay para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon sa ating lahat. Kaya gawin natin ang lahat ng ito kahit na magsakripisyo pa tayo ng ating buhay. Sapagkat ang bunga talaga ay napakalaki. Kasing laki ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, kami po ay napakaliit, pero nagbibigay papuri kami sa inyo. Nagpapalaganap ng inyong mabuting balita. Kayo na po ang bahala sa amin, sa aming paggalaw sa mundong ito. Naway maging positibong presensya rin kami sa aming kapwa sa pagpapalaganap ng mabuting balita, paghilom ng mga sugat, pagpapalis sa mga demonyo, pagpasok ng grasya, pagbabago ng buhay ng lahat ng tao. Gamitin niyo po kami bilang inyong mga instrumento, Panginoon.